Okay, good afternoon everyone. Ito po muli ang inyong Chef Boy Luglog bumabalik. Ngayon naman po ang ating menu. As you can see, kalabasa. So, hulaan nyo. Anong luto yan? Okay guys, ang gagawin natin dyan, gagawa tayo ngayon ng Ultimate Creamy Squash Soup. So, syempre, yan ang ingredients natin. Number one, yung kalabasa. Kaya tinawag nating ultimate. Ayan, meron tayong bacon, ham. Mamaya, piprito natin yan. Tapos, i-grade natin ng maliliit. Meron tayong bawang sibuyas. Yung chicken cubes o yung chicken broth. Tapos, meron tayong all-purpose cream. We have also yung cream of mushroom. Yan yung twist natin. Lagyan natin siya. Tapos, syempre, yung ibap milk. So, and the other spices, syempre, yung white and black pepper. So, meron din tayong kasama din sa ingredients yung itong butter. Yan. So guys, i-prepare natin muna siya. So again, ulitin ko yung mga ingredients niya. Ang ingredients natin, 500 grams na squash, 1 cup ibap milk, 1 pack Nestle cream, 1 half cup melted butter. Yun siya. So, 1 small onion chop. Ayan. Chachop natin siya ng finely. Same with the garlic. 1 teaspoon garlic powder. Meron din. So, 1/4 bacon. Finely chop. Same with the ham. Para to taste, siyempre, meron tayong, sabi ko nga, yung white and black pepper. Plus yung chicken cubes o yung chicken broth. Mamaya, pagka-blend natin yung kalabasa. Okay, prepare natin muna. Guys, ayan, na-prepare na natin yung kan, yung onion at saka yung garlic. Na-prito na rin natin yung bacon at saka yung ham. Mamaya, iwa-iwain natin yan ng maliliit. Yun yung ibubudbud natin mamaya. So, tara, luglugan natin muna saglit itong kalabasa bago natin isauté. Ayan, drain lang natin saglit. Tapos mamaya, isusauté natin sa onion at saka sa garlic. Then, saka natin siya i-blend. Palalamigin lang natin saglit. Okay? Okay guys, tara, i-saute natin muna yung kalabasa ng at least kahit 2 minutes bago natin siya i-blender. So, saute natin muna sa sibuyas. Tanong natin yun. Ayan na yan, buhos natin ng kalabasa. Susutay lang natin siya kasi mamaya i-blend natin siya.
lambutin lang natin ng konti para pag binlend siya bilis. Haluin natin tong bacon at saka yung ham. Bacon tidbits saka ham tidbits para maglasa. Lagyan natin ng salt. Lagyan natin ng pepper. So, haluin lang natin. Natin mga at least 2 minutes lumambot lang ng konti, pwede na natin siyang salang sa blender. Maraming way ng pagluluto ng paggawa ng kalabasa soup. Ito yung way ko. So, my own way and my own twist. Okay, palambutin lang natin saglit. Okay, guys, ayan. Malapit na siyang maluto. Malapit na lumambot. Ayan. Lambot-lambot na. After this one, palalamigin lang natin saglit. Para naman natin siya isasalang sa blender. So simmer lang natin mga ilang seconds, then palamigin lang natin saka natin isalang sa blender. Ayan guys, pwede na siyang i-blend. So tara, prepare naman natin yung blender na gagamitin natin. Ayan guys, dito natin siya i-blend hanggang sa maging smoothie siya, maging liquid. So, meron tayong nakahandang 3 cups of chicken broth. Ayan, yan yung ilalagay natin mamaya. So, habang bine-blend natin. So, ayan, dito natin sasalin. At matapos natin siyang i-blend, babalik uli natin siya doon, pakukuluan natin, saka natin ititimplahin at ilalagay yung other ingredients. Okay? Ayan na siya guys. Lamigin lang natin saglit bago natin siya isalang dito sa blender. So habang bine-blend natin siya, bubuhos-buhosan natin siya, lalagyan natin siya ng chicken broth tsaka itong gatas para maging smooth siya hanggang maging ma-dissolve siya at maging liquid. Ayan. Okay guys, tara i-blend na natin siya. So salin lang natin. Hindi, huwag naman lahat, one at a time lang. Siguro mga 3 salang to. Tingnan natin ng konting
gatas para magkaroon lang siya ng pan. Hingin natin ng konting chicken broth. Ha? Yun. Okay. Guys, ano siya? Smoothie na siya. Yan. Oh. So, salin na natin dito. Yan. Siguro, pwede na natin salin itong lahat. Malaki naman itong blender. So, ito. Ayan. After nating isote, ito na siya kanina, yung kanina sinusote natin. Inalambot lang natin siya. Sinute natin sa sibuyas at bawang. So, lagyan natin uli ng konting gatas. Ayan. Yung matitira mamaya, idadagdag natin doon. Ayan. Ayan. Saglit lang eh, oh. Kagad na pala siya. Ayan. Nag-complement na yung lasa nung nilagay natin kaninang bacon at saka yung ham. Ayan. Pero syempre, hindi pa tapos yan. Meron pa tayong ilalagay dyan. Ang tawag ko rito ay overload. Overload squash soup. Pwedeng yung natirang chicken broth, pwede nating ipan dito. Ayan. Ganun na rin yung gatas. Pakukuluan pa natin to eh, guys. Pakukuluan pa natin siya. So, sasalang pa natin sa kalan. Ayan. Dadagdagan pa natin yan ng siguro mga 2 cups of water. Tara guys! Yan dito. Yung pinag-isaan natin kanina, dito rin natin siya ibabalik. Yan. Yan siya.
Ayan. Papakuluan natin siya ngayon, guys. Bago natin idagdag yung ibang ingredients niya. So, dadagdagan natin ngayon ng ating mga 2 cups of water siguro. Ayan guys, dagdagan natin siya ng tubig. Ayan. Dagdagan natin siya na lagyan natin siya ng paminta. White pepper. Lagay natin yung melted butter, ayan, para malasa. Optional yun, pwedeng hindi nyo lagyan, pero ako gusto ko meron para malasa. Lagay natin yung 1 cup of all-purpose cream para lalo maging creamy. Creamy, yes. Yan. Hinaan lang natin siya ng apoy. Hintayin natin medyo kumulo. Pero constant lang yung halo para hindi dumikit. Lagyan natin siya ng cream of mushroom. Yan ako, gusto ko lagyan ng cream of mushroom para maiba naman.
half cup lang yung nilagay nating cream puff mushroom. Yung merong mga nabibili na ngayon yung Campbell. Pwedeng wala. Dahil overload nga ang tawag ko rito, kaya madaming sahog. Super creamy na siya. So ilagay natin yung natirang ham kanina. Yan. Super overload na to. Hindi lang ulam, ay hindi lang soup, ulam na. Ito yung natirang bacon kanina, yan. Malalasahan kang mushroom. Same time, malalasahan mo rin yung bacon at yung ham. So, super creamy. Super overloaded. Titikman ko lang kung tama na sa lasa. Oh. Tama na yung alat niya, konting paminta na lang. Depende na lang sa panlasa nyo. Since ako mahilig ako sa paminta kasi, so yung iba naman ayaw na maraming paminta. Yan guys, so ready na to. So masarap na eterno dito mga prito. Yan. So again, this is Chef Boy Loglog saying goodbye. See you next time.